Ayan, manalangin po ulit tayo. Lord, salamat for this night. Salamat na kami po ay nasa session to na ng Light Leaders Training, Panginoon. Understanding Salvation and Grace. Salangin namin na kayo pong aming maging teacher, maging speaker po namin tonight at kayo pong patuloy na maitaas sa aming pong paglalakbay tungo sa maturity sa aming pong Christian faith. Sa inyo po ang paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So tonight, gusto ko ipaliwanag sa inyo yung dalawang bagay na mahalaga nating naunawaan being mga Christians. Amen. Napakahalaga, number one, yung kaligtasan. Ayan. And then number two, of course, yung grace of God or yung biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan. Gumagalaw po ba yung aking slides? Kita na po yung letter A, kaligtasan. Vince, kita? Ayan. Kasi sa phone ko medyo may delay. So ano po ba yung kahulugan ng kaligtasan? Oo. Ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay nabibigyan ng pagkakataong maligtas mula sa mga kasalanan natin. Ayan. So dito, since tayo pa'y nagtitraining, kailangan ikaw naunawaan mo ano bang ibig sabihin ng kaligtasan. Dapat klaro sa'yo na tayong lahat na tao ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, prone tayo to death, spiritual death. Mamamatay rin po tayo spiritually. Amen. Namatay tayo spiritually and then yung physical natin namamatay din po. Kaya kailangan po natin ng isang tagapagligtas. Kailangan po natin ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa krus at muli niyang pagkabuhay, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. So yun po yung ibig sabihin ng salvation. Kaya nga sabi Church ng John 3:16, again may memory verse po tayo ha, yung mga pina-flash ko na mga verses, umpisahan na po nating sauluhin yan kasi lalabas po yan sa mga midterm examination tsaka final exam. Sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, paano mo ito ipapaliwanag? Kasi di ba magwa-one verse evangelize ka, mag-share ka ng gospel. As you share the gospel, pwede naman isang verse lang yung gagamitin mo. So dito, para hindi ka mahirapang magpaliwanag, i-praise by praise mo siyang ipapaliwanag. Una, sasabihin mo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibig sabihin, dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa iyo, sa bawat isa po sa atin. Even sa mga taong mga makakasalanan, mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, lahat po sila ay mahal ng ating Diyos. Dahil sa pag-ibig na yun ng Diyos, yung kanyang buktong na anak, nag-iisa niyang anak na si Jesus, ibinigay niya. Amen. Ibinigay niya para sa bawat isa po sa atin. Nasabi ng verse, yung lahat daw ng mananampalataya kay Jesus, na sarili niyang Panginoon, sarili niyang tagapagligtas ng kanyang buhay, ang sabi ng verse, hindi raw mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So dito, pinapakita talaga ng salita ng Diyos na yes, makasalanan ng tao. Yes, dahil sa kasalanan ng tao, tayo po ay mamamatay. Pupunta po lahat tayo dapat ng impyerno. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa ang Diyos ng kaparaanan para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi nagpapalayo sa atin, sa Panginoon, yung kasalanan, diba? Pero ang Lord, ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang naiisang anak para siya yung maging pangtubos sa ating mga kasalanan at dahil doon nagkaroon nga tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi rin Church ng Efeso chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Ayan, maganda yung verse na to. Kasi kailangan maunawaan mo sa sarili mo na yung kaligtasan na tinanggap pala natin ay kagandahang loob ng Diyos, isang regalo ng ating Panginoon. Hindi tayo maliligtas dahil tayo po ay mabait, dahil tayo po ay magaling, dahil tayo po ay matalino, dahil tayo po ay talented, maganda, or gwapo. Amen. Maliligtas po tayo dahil sa pananampalataya. Pero yung pananampalatayang ito, hindi rin pala galing sa atin. Ang sabi, yung pananampalatayang ito ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, regalo ng Diyos at hindi mula sa ating mga sarili. Kaya nga hindi tayo pwedeng magyabang.
Hindi natin pwedeng ipagyabang na because of my faith, kaya ako maliligtas. Dahil sa ako'y nag-donate ng millions of pesos, tumulong sa mga may hirap, nagbigay ng malaking halaga sa simbahan, ako ay maliligtas. Amen. Hindi po yun dahil sa ating mga gawa. Amen. Kundi dahil lamang sa kagandahang loob ng ating Diyos, kaya po tayo ay maliligtas. Amen. Ang ating kahinaan at pangangailangan sa kaligtasan. Bilang tao, dapat naunawaan mo, Church, na tayo ay nagkasala at nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan habang nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, naunawaan ang sineshairan mo na siya ay makasalanan. Naunawaan niya dapat na kailangan niya ng kaligtasan. Ang ating mga gawa at pagsisikap ay hindi sapat upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Amen. Kahit na tayo po ang maging pinakamabait sa mundo, eventually, magkakasala tayo, di ba? Magkakamali tayo. Kaya nga, walang perfect, walang sino man talaga nakaabot sa kaluguran ng Diyos. Kailangan nating tumanggap ng tulong mula sa Diyos upang maligtas. Ayan. So, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating pangangailangan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kasi nga yung ating mga gawa ay hindi pala sapat para tayo ay mabayaran yung ating mga kasalanan, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin si Jesus Christ. Amen. Sabi nga ng Roma chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tinan nyo ang ganda ng verse. Ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng tao ay nagkasala. Sino po ba yung mga tao? Lahat, pati yung mga santo, pati yung mga favorite na saints mo, si Maria, nagkasala yan. Si Pedro, si Juan, nagkasala. Ako, ikaw, nagkasala ka. Si Padre Pio, nagkasala. Lahat tayo. Amen. Walang nakaabot sa atin sa glory ng Lord. Kaya kailangan natin ng kapagtagapagligtas. Kailangan natin si Jesus para po tayo maligtas. Sabi nga ng Roma 6.23, sapagkat kamatay ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan. Dahil sa ating kasalanan, ang kabayaran po niyan ay kamatayan. Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay mamamatay. Pero nakakalungkot, hindi ka lang basta mamamatay physically. Meron kang pupuntahan. At ang sabi ng Bible, ang pupuntahan mo dalawa lang, langit or impyerno. Wala pong purgatory sa Bible. I'm sorry to tell you. Pero pag binasa mong Bible, walang purgatory. Gawa-gawa lang po yun. Ang meron po talaga ay heaven or hell. Kapag hindi si Jesus ang Panginoon mo, sa impyerno ka pupunta. Pero kapag ang Diyos mo ay si Jesus, sigurado ka nang pupunta ng langit. Amen. At yun po ay walang bayad. Libre. Ino-offer. Free po ang gospel. Free po ang grace of God. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Ngayon, ipapaliwanag ko naman, ano ba yung biyaya? Diba yung kanina, in-explain ko, ano yung kaligtasan? Pangalawa, ano ba yung biyaya? Ang biyaya ay ang walang humpay na pagpapalat kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ito ay hindi natin nararapat na matanggap, ngunit pinagkakalob sa atin ng libre. Diba? Hindi ka naman deserving, wala ka namang ginawa, wala kang any performance na ginawa, pero binigay sa'yo. Tawag doon ay biyaya. Ang tawag doon ay kagandahang loob ng Diyos. Katulad ng kaligtasan ating tinanggap, diba sabi ko kanina, wala ka naman talagang effort doon kasi hindi mo nakatingin ng Lord sa ginagawa natin. Kundi dahil mahal tayo ng Diyos at tinanggap lang po natin yung biyaya na yon, ang biyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa Lord. Amen. Sabi ng Efeso chapter 2 verse 8, binasa ko na rin to kanina, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Again, yung kaligtasan na ating tinanggap, yung pananampalataya na meron tayo, hindi pala galing sa atin. Biyaya pa din, regalo, kaloob ng Diyos. Amen. Sa John chapter 1 verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Amen. Yung the grace of God is new every morning, di ba? Na minsan pasaway ka, minsan pumapalpak ka, pero yung grace ng Lord, yung love ng Lord always available for us unconditionally, walang patakarang pagtanggap, walang patakaran na pagmamahal ng Lord sa bawat isa po sa atin. So ano yung mga tanong upang tayo ay gabayan? Dapat Church, alam mo ano ba yung kahulugan ng kaligtasan? Di ba pinaliwanag ko na kanina? Paano natin natatanggap ang kaligtasan?
di ba, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus na ating sariling Panginoon na tagapagligtas. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? Kasi lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kahulugan ng biyaya? Di ba? So ito po yung ibinibigay sa atin na freely because of the goodness, because of the love of God, na walang hinihing anything in return. Paano natin natatanggap ang biyaya? Again, receiving, accepting Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Ano mga halimbawa ng biyaya sa ating buhay? So ang dami po niyan, even yung buhay natin, galing po yan sa Panginoon. Di ba? Yung the fact na tayo ay nakakapakinig ngayon ng kanyang mga salita, biyaya po yan ng Diyos. Amen. Imaginin mo na lang ang daming tao sa mundo pero pinili ka ng Diyos. Amen. So, sabi nga, hindi tayong pumili actually sa Diyos, tayong pinili ng Diyos. Amen. So, that is the grace of God. So, ang summary po natin, church, ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Ito hindi natin maabot sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tandaan mo, kahit anong pagpapakabait po natin, darating ang time, magkakasala at magkakasala po tayo. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, ang biyaya naman ay ang walang humpay na pagpapalad kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay sa atin. Ito ay isang regalo na hindi natin nararapat na matanggap kasi nga makasalanan tayo, imperfect tayo, pasaway tayo, di ba? Ngunit ipinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ganong kadakila ang love of God. Sa conclusion po natin, sa pamamagitan ng pag-unawa sa kaligtasan at biyaya, maipapamalas natin ang kagandahang loob ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin nararapat na matanggap ang kaligtasan at biyaya. Ngunit dahil sa walang katumbas na pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob niya ito sa atin. Bilang mga Kristiyano, mahalagang paalalahanan natin ang sarili natin sa patuloy na pagtanggap at pagpapasalamat sa kaligtasan at biyaya na ipinagkakaloob sa atin. So kailangan araw-araw, inaalala mo yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo, yung kaligtasan na tinanggap mo sa Kanya, yung grace of God na always available for us. So ano po yung challenge and application? Sabi dito, hamunin ang mga tagapakinig na gamitin ang kanilang kaalaman tungkol sa kaligtasan at biyaya upang palawakin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos at ibahagi ang mabuting balita sa iba. Maaari rin nating isipin kung paano nila maipapakita ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya na kanilang tinanggap sa kanilang sarili mga buhay. Number one, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga at pasasalamat sa kaligtasan at biyaya na tinanggap mo? Number two, paano mo maipapakita ang biyaya ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng gawa ng kabutihan? And letter three, and number three, ano mga pagsubok o hamon na maaring harapin mo sa pagtanggap at pagpapakita ng kaligtasan at biyaya sa iba? Yan, so i-apply po natin. Yung naging workshop naman namin, this Sunday lang to, ayan, nagkaroon lang kami ng groupings. Ginroup namin, anim na groups, and then nagkaroon kami ng one verse evangelism. Ayan, so dun sa one verse evangelism, yung mga verses na binasa, pinaliwanag lang nila in a group setting. Tapos, yun nga, nag-share ng Word of God, and then as a group, may mga nag-pray, and then may mga nagtatanong. So parang sinashare lang, pinapaliwanag lang yung isang verse na na-assign sa per group. So this Sunday, siguro yung mga hindi naka-attend ng on-site, gagawin na lang natin, igugroup ko na lang sila, then ipe-perform din nila yung one verse evangelism. So tonight, yung pinag-aralan po natin, yung learning outcomes natin, eto, na-achieve naman natin magkaroon ng malalim na pangunawa sa kahalagahan ng kaligtasan at biyaya sa Kristiyanong pananampalataya, makapagsagawa ng mga halimbawa at maipakita ang pasasalamat sa kaligtasan at biyaya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at pakikitungo sa iba, magkaroon ng kahandaan na harapin ang mga hamon sa pagtanggap at pagpapakita ng kaligtasan at biyaya sa iba at maging instrumento ng biyaya ng Diyos sa mundo. So dun sa ating group chat, sinend ko din naman po itong topic number 2. So pwede rin po nating basahin. And then may mga tanong uli dito. Yan, example lang. Eto, halimbawa, number 6. Ang konsepto ng kaligtasan at biyaya ay nagpapaalala sa atin na letter A, kailangan natin maging perpekto at walang kasalanan.
Letter B, kailangan natin maglingkod sa Diyos ng buong puso. Letter C, hindi natin maabot ang kaligtasan at biyaya sa ating sariling gawa. Or letter D, ang Diyos ay mapagmahal at handang magpatawad. Siyempre, ang ibig sabihin nito is yung letter C, yun yung pinakamalapit na sagot. Hindi natin maabot ang kaligtasan at biyaya sa ating sariling gawa. Amen. Isa pa, for the last, yung number 10, anong hamon sa atin sa pagtanggap at pagpapakita ng kaligtasan at biyaya sa iba? Letter A, maging mapagmahal at mapagpatawad sa kapwa. Letter B, magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Letter C, mag-ambag ng oras at kahusayan sa simbahan. Or letter D, lahat ng nabanggit. Siyempre, lahat ng nabanggit. Amen. Ayan, so before ko entertain yung question, stop calling recording para maiksi lang yung papanoorin ng iba.